Guys, nandito ako ngayon sa LTO, Munting Lupa. Magka-ayos tayo ulit ng ating encumber. Papa-cancel natin, okay? Balik ako kayo later, bawal kasi dito. Guys, ito yung updated natin for 2022 pagdating sa pag-aayos ng encumber sa ating CR. Para matanggal po yung encumbered nyo, means cancellation na po yan. Pagbayad nyo po lahat yung ano natin, sasakyan, pupunta na po kayo, di ba, ng RD, banko, tapos RD. Ito na po yung susunod, LTO. Mamaya babalikan ko kayo, guys, sa update ko paano yung proseso para as madali ko rin yung makuha or mababilis ang proseso ng pag- cancel po ng encumbered po sa ating siya. Okay guys, see you later! Okay guys, ito na po. Natapos na natin yung ating cancellation ng encumbered sa ating CR. Ito po, latest update po natin to 2022. Ngayon po ay October 3. So, pinrasis po natin yung encumbered natin sa CR natin. So ngayon po nakuha na po natin. Actually, inabot lang ako ng dumating ako dito ng 1 o'clock ng hapon. So ngayon is already 3 o'clock. So 3 o'clock na po ng hapon. So almost 2 hours lang. 2 hours lang tayo nag-process. Mabilis lang, basta kompleto na yung documents natin. Yung katulad po nung sa bangko, yung release mortgage ng bangko, tapos yung RD natin. Pag kompleto na yon, na-submit lang po rito yan, i-inspection lang po. Ako sinabay ko na kasi yung registration din ng vehicle para isang puntahan na lang ako. Okay guys, so ito na po yung ano natin. Ito na po yung bago nating CR. Ayan, ang laki na po ng CR ngayon. No? Titingnan nyo, ang laki na. Hindi na siya katulad dati. Malaki na CR ngayon. Okay? So yun po, yun ang ating updates for 2022. So mas maganda po talaga kung ang sasakyan nyo po ay dun nyo po kunin ang or ipa-cancel dun kung saan po ninyo ni-register para po mas mabilis. Katulad po ngayon, 2 oras lang ako inabot dito ako sa Munting Lupa po na LTO ko kasi naka-register itong sasakyan ko na isa. So yun po ang ano natin. Pero doon naman po sa mga malalayo talaga, halimbawa po nasa Manila pa ang ano nyo or nasa dito kayo sa ako, taga Laguna kasi ako, nasa ano pa yung sasakyan nyo na na-registro sa Manila, halimbawa kung sa Quezon City, pwede naman din po yun. Dito kayo pumunta sa pinakamalapit na LTO, any LTO po sa area ninyo. Tapos maghihintay nga lang po talaga kayo ng confirmation from your principal LTO kung saan po ni-register yung sasakyan nyo nung unang beses. So dun po yan, ng dealer po natin. So hintayin nyo po yung confirmation, mga 2 weeks daw abutin. Then itatawagan kayo ng LTO na kung saan nyo pinaproseso yan. So ngayon, pagtawag nila, saka po nila ibibigay yung bago ninyong CR. Itong pinakita ko nga po na huli, yung kulay blue na parang na siyang certificate actually, yung laki ni. Hindi na yung dating maliit. Ngayon nakapangalan na talaga sa akin. Dati kasi may encumbered eh. So ayun na po. Yun lang po yun. So guys, update lang po tayo sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel. Subscribe lang po at para update po kayo sa mga bago nating videos na darating pa. So ito po ang latest update natin sa LTO, cancellation of encumbered natin sa ating mga sasakyan. So sa mga nagtatanong po dyan kung ano po ba yung mga proseso, ito na po yung proseso. Sinabi ko na po yung proseso, basta kompleto po lahat ng documents, napakabilis lang po as ayusin. Hindi po tatagal ng 2 oras po, almost 2 hours lang po inabot sa akin. So yun po, okay na po guys. Okay, sa susunod po ulit. Bye bye. Yun, kaya guys, shout out po sa mga taga LTO natin dito sa Munting Lupa at mabilis po naging proseso ng ating transaksyon, no. Masyado po silang matulungin, lalo na po yung mga nag-inspection ng vehicle natin. So, hindi ko po nakuha yung pangalan ni Kuya doon, pero yun, mababait at very accommodating naman sila.
kahit po anong maitanong natin, sasagot naman po nila ng maayos. So, para sa mga staff po ng LTO Muntinlupa, ako doon sa inyo. At kayo po ay talagang public servant. Okay, maraming salamat po. Bye-bye!